So, isang magandang araw ulit sa iyo, Kapids. Salamat at nandito ka ulit at nanonood ka sa channel ko. Kapids, kamusta ka na ulit? Kapids, ano ba? May napanghihinaan ka na ba ng loob? May gusto ko na namang bang... may ginagawa ka ngayon na parang nahihirapan ka at na parang nagdadalawang isip ka na, Kapids. So, Kapids, payo ko lang sa iyo. Tuloy lang natin to. Walang mangyayari pag hindi mo tinuloy ito, no? So, para hindi rin natin pagsisihan, Kapids. So, yun lang, Kapids. Tuloy lang. And then, sa mga hindi pa member dyan ng Team Kapids, sa mga bago sa channel na ito, subscribe na kayo. Click nyo lang yung subscribe button and bell button para ma-notify kayo sa mga bago kong uploads na video. And then, ngayon, yung topic natin sa about sa zona ni President Duterte, no, yung kahapon. Actually, itong video na to is dapat kahapon pa i-upload ka. So, inabutan na ako ng gabi, so hindi na ako nakapag-vlog. So, ito, para sa inyo to, para sa mga hindi nakapanood, para meron kayong mapanood, meron kayong at least may mag-document natin kung ano yung nangyari dun sa zona ni President Duterte na to. No? So, yun lang mga Kapids, yun yung pag-uusapan natin. So, kung gusto ko malaman yung mga opinion nyo sa mga suggestion nyo mga Kapids, i-comment nyo lang sa ano natin, sa comment box natin. And then, sasagutin ko naman kayo. And then, mga Kapids, huwag nyo na rin kakalimutan na i-follow ako sa social media ko, sa Instagram and Facebook. Follow nyo lang ako. So, huwag na natin patagalin. Pasok na natin yung intro. So, salamat Kapids at nandito ka ulit, nag-stay ka. Ito nga Kapids, yung topic natin is about dun sa napag-usapan dun sa zona ni President Duterte. No? So ito, may ginawa akong listahan dahil sa napakarami nung sinabi niya dun. Kung ano na lang yung sa tingin ko, mas importante na malaman nyo mga Kapids. No? So ito, unang-una, isa sa mga tinalakay ni President Duterte dun is yung about sa death penalty. No? So, gusto niyang ma-impose yung death penalty pagdating sa drug crimes or related sa drug na krimen, no? And then pati na rin sa plunder, no? So ang ano ko dito Kapids, medyo ano lang ako is pag drug crimes, no? So ibig sabihin yung mga krimen na may kinalaman sa drugs, no? Pag ano kaya, medyo na literal lang ako pagdating sa pagkakaano ng word, no? So paano kung yung ang kaso is murder pero hindi naman siya naka-drugs? So kasama kaya yun sa mga death penalty? Ang galing mo! Or iba, sa bagay, usually naman pag yung madalas naman na nangyayari is because na mga heinous crimes because of the influence ng drugs. No? Pero yun pa lang, paano kaya yun pag yung paano ko patutunayan na hindi naman ako nag-drugs? So naisip, naano ko lang, pinagplanuhan ko lang na anuhin siya, saktan siya, at aksidente mo siyang napatay, no? So paano kaya yun, kasama kaya siya dun sa no, magiging parusa, ang pagiging penalty sa death penalty, no? So yun, medyo naano lang ako din. And then yung pagdating naman sa plunder, medyo dun ako nagdadalawang isip. Ang tanong is mapapatunayan, magagawang ba ng batas to, kasi syempre sino ba usually nasa plunder, di ba? Di ba yung nasa mga position sa government? So I don't think na nagawa sila ng batas na sila rin yung matatamaan, no? Yun lang, naisip ko lang. So, sana rin, okay naman ang death penalty for me. Pabura ko sa death penalty. As long as mapapatunayan na tama at yun talaga yung taong may nagkasala. No? So, sana ayusin din muna yung judicial system natin. Ang galing mo! So, yun. At ito pa, pangalawang binanggit ni President Duterte about sa soon niya is yung pagpasok ng third telco player, no? So, dito, sabi ni President, I challenge third
third telco player to provide fast and reliable service to Pilipino. So, yun, gusto ni President Duterte na magkaroon nga ng third party, no? And then, wala nga daw itong corruption na nangyari dito, no? Sana nga makapasok to, no, mga kapits, no? Kasi alam nyo naman, di ba, nagiging problema natin sa mga load is nawawala, no? And then, yun nga, yung sa internet natin, based sa pag-aaral, is tayo na yung pinakamahal, tayo pa yung pinakamabagal ang internet, no? So, sana magawa ng paraan to. Sana yung papasok na third telco BABA! Is mas mapaganda niya yung sistema. And then, ang nagiging problema lang dito is possible kasi maging third telco is yung possible from China to. So, yun ang issue nila, baka from security. Pero, siguro, hindi naman siguro papayagan ng ating presidente na magkaroon ng problema sa security ng Pilipinas. So, pangatlo na napag-usapan dun sa SONA is yung mandatory RRTC sa mga high school. No? Ito, inaano ni President Duterte na kailangan magkaroon ng ROTC sa mga senior high school para maging ano sila, patriotism, no? So parang kulang na rin kasi ang mga kabataan ngayon sa pagmamahal sa ating bansa, no? Isa sa mga pinasok ngayon, no? So and then ano na nga ito nga dahil nga sa mga usapin ngayon na meron tayong parang sa West Philippine Sea. Parang di ba may conflict dun. So parang just in case na merong ano, what if lang na war against sa nag-aano ang bansa, at least meron tayong kukuhanan ng reserve, no, na army. So sa tingin ko yun yung pinaka point na ano. And then yun nga, maging patriotism, no. So yun yung inaanin the party na natin, no. And then yun nga mga kapits, meron akong hiwalay na video about dun. So, yung lalagay ko na lang sa yung link sa taas. So, kayo, kung gusto nyo panoorin. So, yun yung pangatlo. And then, ito yung number 4. Ewan ko, ito yung number 4, curfew R. So, ito yung gusto mangyari ni President Duterte about sa curfew R. Is lahat ng establishment is sarado pagdating sa ng 12 o'clock. No? So, yun. Hindi ko alam kung anong establishment to, pero may binanggit siya is yung sa pag-inom, sa paninigarilyo. So, patingin ko ito yung mga establishment na ayun sa mga bar. So usually, yun, parang yun ang matatamaan tingin ko. No? Hindi pa ako sure, pero feeling ko yun. Kasi kung lahat ng establishment, paano yung mga nagtatrabaho sa call center, di ba? So, ma-affect po yung call center industry, yung industry na yon, no? And then, paano yung mga, for example, yung Angel's Burger, yung mga 7-Eleven, Ministop, so paano yun, no? So tingin ko, may exception naman dito sa curfew hour na yun. Gusto lang din ni President Duterte na yung drink, yung mawala sa sistema ng Pilipino, yung pag-inom, no? Pwede uminom, pero yun nga, limitahan niya lang hanggang 12 o'clock. No? So, siguro possible na maging hakbang ng mga nito kung talaga mapapatupad to is yung tingin ko, maaga na sila magbukas. Kasi 12 o'clock, kailangan nila magsara na. No? So, yun. Yun yung pang-apat na napag-usapan. No? And then, ito, may sinabi nga si President Duterte na yung about sa West Philippine Sea, no? Inaano niya na sa atin ng West Philippine Sea, no? So, ito nga, di ba nga may incident na nangyari na nabangga yung barko ng Pilipino, bangka ng Pilipinas ng isang Chinese vessel. No? Pero, yun nga, sinasabi niya pa rin na atin yun, no? So, hindi lang natin maipaglaban kasi nga, napakalaking bansa ng kalaban natin na hinaharap natin. So, parang ano lang kasi, ang nangyari is, sa atin yung lugar, sa atin yung yung lugar na yun. Pero ang nangyari,
is meron ng tao doon. Yun yung itong malaking bansa na to. So anong gagawin ng paano mapaalisin kung nandun na? Parang ano lang mga kapits. Parang ikaw, kunyari, ikaw yung may-ari, ikaw yung may-ari ng lupa. Eh meron nang nagtumitira. So kailangan mo makipag-usap, kailangan makipag-settle doon kung paalisin mo siya or babayaran mo na lang. So, parang tingin ko parang ganyan yung dating, yun yung gusto iparating ni President Duterte mo. So sa atin nga yung lugar, pero paano? Nako na sila doon eh. So sila yung may meron na doon eh, may nakapwesto na sila doon. So yun. Kaya sabi nga niya, lahat ng bagay, there's a time for everything. So lahat ng bagay may oras yan. So hindi tayo may oras na para po makipag-talo ka at may oras na tumupi ka kasi nga medyo malaki kasing bansa ito eh, no? So, mahirap din sa parte ni President Duterte na gusto niyang ipakita yung pagiging Pilipino niya or pagiging presidente niya, pero at the same time syempre hindi rin naman natin kakayanin na magkaroon ng isang war, no? So, sabi nga niya, kung pipilitin natin, kung ipapadala natin yung Marines natin doon sa lugar na yun para paalisin yung mga dayuhan na mangingisda doon. Tapos, kahit yung Marines, ina-assure niya na wala nang babalik doon na buhay kung papupunday niya yung Marines doon. And at yung ano, yung mga bago nating barko na panlaban, pandigma, kahit napadala niya dun, wala. Possible din masira. No? So, yun ang sinasabi ni President Duterte. No? So far, okay naman yung zona na nangyari kahapon. Maganda yung naging ano ng zona. No? Sa mga tumutulig sa, ganun talaga, wala tayong magkakatawa. So, kahit gawin mo naman yung maganda, kahit tama niyong ginagawa mo, may mga tao pa rin talagang tutulig sa sa'yo. So, yun. Yun lang mga kapits, yun na lang yung pinuntinan ako. Sana mangyari yun sa curfew, sana may exemption doon. And then yung sa ROTC, sana rin mangyari yun. Patuloy yun. And then yun nga, sa death penalty, sana maliwanag yun na mapaliwanagan. Sana matuloy yun yung paper ako dun. So sana kayo, sana malaman ko rin yung opinion nyo kung pabor ba kayo sa mga to. So yun lang mga kapits. Dito ko natatapusin yung vlog natin. No? And then, mga kapits, ang possible na iba ako sa inyo is, yun nga, sabi nga ni President Duterte, sa lahat ng bagay may oras yan. So So kung sa tingin mo kapits na nahirapan tayo sa buhay, so may oras na tataas na gaganda rin ang buhay natin. So huwag tayong mag-give up. Tuloy lang ang laban kapits. Kaya natin 'to, no kapits. So yun lang. So paalala ko lang sa inyo mga kapits sa mga bago dito sa channel ko. Iyan niyo lang subscribe lang kayo sa akin. I-click nyo lang subscribe button and bell button para ma-notify kayo sa mga bagong uploads ko. And then, sa mga hindi makahanap ng channel ko, mga kapits, no, type nyo lang Team Kapits. Makikita nyo na yung mga videos ko. No? So, mahirap na. Marami kasing kapangalan yung channel ko. Eh. So, yun na lang. I-type nyo na lang Team Kapits. No? So, yun. Maraming salamat kapits at nandito kayo. Sana okay kayo mga kapits. No? Sana okay yung buhay natin. So, yun lang. Maraming salamat at nag-stay kayo.